Magandang umaga mga kaibigan. Ako nga pala si Yan, si Rimando. Nandito ako sa dam, sa paanan. Kung anong gagawin ko ay mangingisda, mamiminwit mga kaibigan. Kaya kasama ko ang kanbayaw. At ang aking pain ay manok. Ayan. Kaya tingnan natin mga kaibigan kung makakahuli ba to o hindi. Abangan natin ang susunod na kamanata. Ito ang aking pamimimitan. Oh my God! Wow! Hanggang dito. Yan. Kaya dito muna ako sa banda doon. Yan. Pagkatapos pag wala akong mahuli dyan, atry ko dito. Yan. Huwag natin patagalin to. Go na. Okay lang mga kaibigan. Nilagyan ko na ang aking pamimimit. Nang manok. Ngayon, dito ako mamaminit muna. Ito mga kaibigan, nakahuli kami pinakamalaki isda. Dito. Ito mga kaibigan. Ayan. Napakalaki mga kaibigan. Ayan. Manghuli pa kami. Ito pala nga kami nahuli mga kaibigan. Pero kakaibang tilapia ang klase ito kasi parang Chinese fish. Ayan. Ito ang nahuli namin sa paanan ng dam. Pero di siya kumakain ng manok. Bulate ang kinakain. Ayan. Ito ang aking bayaw. Namiminmit. Bayaw magat. Hing sa camera. Kaway. Ayun ang aking bayaw. Ayan. Yan ang pinakapoging kulyado. Ayan. Medyo malaki-laki to, kaya lang patuan, medyo mababaw. Hindi kami pwede pumunta ng malalim kasi sintayin kami ng guard dun sa Dulas Tower yan. Kaya dito lang kami sa lilim. Okay lang dito. Kaya ito mga kaibigan, ang aking pamangkin si Greg. Greg, kaway sa camera. Yun, yun ang aking pamangkin si Greg. Namiminimit kami dito. Masilan ang mga isda dito, hindi ko makain ng manok. Bulate ang kinakain mga kaibigan. Ito ang aking paminwit. Yan. Medyo mainit kasi. Kaya, ayan. Ang pain ko manok sa kanila bulate. Wala pa akong huuli. Sana ba yung aking palutan? Hindi ko lang makita mga kaibigan. Kaya, mahirap pala maminwit. Ayaw nang kumain ng manok, gusto bulate. Kaya abangan natin mga kaibigan ang susunod na kabanata. Kung makakahuli pa ako ng manok. Ay manok ng tilapia pag manok ang pain. Abangan natin mamaya. Ayun mga kaibigan, nakahuli kami ng isda ulit. Napakalaki. Yan, pero masarap to mga kaibigan. Ang tawag dito? Bunok. Ayun. Napakasarap to mga kaibigan. Kaya mamaya, kakainin ko to. Nga. Uliwit kami mga kaibigan. Aigo. At tilapia. Ayan. Chinese tilapia. Kaya abangan natin ulit sa susunod kung ano pa mahuli namin kung malaki pa dyan o hindi. Kaibigan ng aking bayaw, yung paminimit ko ay na trap sa batuan. Kaya kinuha niya. Ayan. Kaya hindi pala biro maminimit mga kaibigan dito sa batuan. Kaya dyan na kayo mga kaibigan at mamuha pa kami ulit. Kaibigan, nakahulit yung maya ulit. Ito. Yan. Ayan mga kaibigan at Chinese tilapia. Kaya abangan natin ulit kung may meron pa yung makuhang malaki. Kaya ko mga kaibigan, ang hirap pala maminwit. Ito na lang gagawin natin mga kaibigan. Ay papakita ko sa inyo ang view ng San Roque Dam. Kung saan yung nanggagaling yung tubig. Kaya papakita ko sa inyo mga kaibigan ang view. Ayan. Ayan mga kaibigan, nakikita niyo yung tuloy na yan na flyover. Yan ang flyover ng San Roque Dam ng Pangasinan. At kung nakikita niyo namin sa likod na kulay puti na parang kala niyo bahay, yan ang powerhouse. May underground dyan mga kaibigan. 12 pababa ang underground niya. At saka di basta-basta ang ilalim yan. Meron siyang makina na machine na pinapaikot nila
pag once na papalabas sila ng tubig, ginagamit nila yun para mag-supply ng kuryente dito sa Pangasinan. Mula dito sa bundok na yan, sa taas na yan, powerhouse din yan. Nakikipin yung bakal dyan. Yan, sakot ng powerhouse. At saka itong mga kaibigan, itong bundok na yan, yung likod niya mga kaibigan, tubig mga kaibigan. Napakaganda dyan sa loob. Kaya lang hindi ako makapasok dyan mga kaibigan kasi nga hindi tayo taga rito, nagbabakasyon lang. Pero mga kaibigan, kailangan natin na meron tayong papel o certification na para makapag tayo dyan. Kasi may pinaingatan sila na na pandemya, kaya magpit sila dito. Yan mga kaibigan. At saka ito tinatapakan ko mga kaibigan, napakababaw ngayon. At yung mga tao nakikita nyo doon, yan, namimimute sila kagaya namin. Kaya pag ito umapaw itong mga itong sandoki na mga kaibigan, nakikita nyo to hanggang dito sa may kahoy na yan, mula dito sa tinatapakan ko, ganong kalalim mga kaibigan. Yan. Ayan, nakikita nyo mga kaibigan. Ayan. Ayan mga kaibigan, kapag ito, nakita nyo yung butas na yan, yan. Mula sa tinatapakan ko, ganito ang lalim yan. Pag umapaw yan, katulad na sinabi ko kanina, ayan, hanggang dito ang apaw. Ayan, ayan. Diyan siya dumidiretso sa butas na yan. Kapag once na umapaw yung dam, papuntang sa kahan ng mga palayan. Ayan, papunta dyan pag ito umapaw. Kaya ito mga kaibigan, hindi na ako naminwet kasi mahirap na talaga. Ayan. Mula doon, sa dulo na yan, lalalim yan hanggang, nakikita nyo dito mga kaibigan, yan, tumbok na yan. Hindi nyo makikita yan pag yan lumalim. Kaya makikita nyo hanggang doon na sa may gilid na yan. Yan. Ito matatakpan to, mawawala yan. Hindi nyo makikita yan mga kaibigan kapag ito yung mapaw. Kagaya dito. Hanggang dito ang lalim, taas, dyan dumulusot yung tubig. Yan. Kaya hanggang dito muna mga kaibigan, hahapa ko ibang view, mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ito ang nahuli na aking pamangkin. Yan. Na si Greg. Yan. Ang dami rin. Kaya ito yung nahuli na hinuli niya sa pamimimit. Kaya hanggang dito lang mga kaibigan, ako nga pala si Yan Sirimando. Sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at sana magustuhan niyo aking video at maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang dito lang at maraming salamat sa inyo lahat.